Hello guys, hello guys, hello, hello, hello sa inyo. Si Marlon ito. Magdi-discuss lang ng isang indicator, custom indicator na available sa internet. Ito yung isa sa mga paborito kong indicator na ginagamit. Ngayon naka-laptop na ako, pwede ko na itong magamit at saka mapakita sa inyo kung anong klase, anong indicator to. Ang tawag sa indicator nito is Rinko Street version 2 trading system, Rinko chart. Madali na naman itong i-install. Custom indicator to na libre. Noon bayad to, mga around 60 something plus 60 something dollars noon. Tapos nagiging free na lang kasi masyado na itong matagal na indicator na available na sa internet. So nakuha ko lang ito ng free. Message nyo na lang ako kung gusto nyo itong makuha na file na ito, itong Rinko chart street version, Rinko street chart version 2. Naghahanap ako ng ibang version nito pero ito lang yung available na nakita ko. So anyways, so kung paano to mag-install, madali lang naman. Punta kayo ng file, open data folder. Tapos mag-open kayo sa folder ng MetaTrader 4. Okay? So punta lang tayo doon sa file natin. Yung indicators, copy nyo lahat, control A para sa isa, copy nyo, control C or right click nyo lang, copy, punta ka dito, tapos punta kayo sa MQL4. Ito yung mga list of folders kung saan tayo pwede maglagay ng mga files. Okay, so since yung indicator to, paste natin sa indicator na folder, right click, paste, yan, automatic na yung malagay dyan, or control V lang, and then copy ulit natin yung ibang file, itong wala to, how to install lang to, tapos export, copy, control C or right click, copy, tapos balik tayo ulit doon sa back tayo, tapos punta tayo sa export, tapos control V, paste lang, tapos isa pa is yung template. Madali lang itong template, control copy nyo lang lahat, tapos punta kayo sa sa MetaTrader, tapos right click, template, tapos load template, tapos pupunta kayo sa template folder or punta kayo dito sa back, saan ba yung nakalagay dito, kasi dito ito yung madali, tapos control paste lang yan, tapos isa pa, back nyo ulit tong sound, tapos copy tong alert, tapos punta tayo sa MQL, tapos punta tayo sa back, saan na ba yan? Tester ba yun? Nakalimutan pa rin kung saan nilalagay itong sa sound. Back na tayo dito. Cancel muna. Tapos punta dito sa alerts. Tapos create. Nakalimutan ko rin kung saan ito ilagay. Sa dito lang pala. Sa MTL4. Sa mismong program talaga, paste nyo lang para tapos i-replace, tapos continue para mag override. So okay na yun. So okay na, back lang trade, tapos i-refresh natin yung platform natin. So right click lang, refresh, kasi naglagay tayo ng Rinko chart doon, right click lang, refresh, tapos available na dito yung chart. So paano to, pag para gumana to, kasi naka-export advisor tayo, EA, punta lang tayo dito sa tools, option,
Tapos open lang to, click lang to. Tsaka open lang to. Yan. Yung itong ano lang, tong apat lang. Okay? Tapos okay. Tapos right click ulit, refresh, tapos pwede na tong gamitin. I-drag nyo lang. Tapos mga inputs ito. Yan. Inputs nyo lang. Tapos siya weak, true, true. Hayaan nyo lang yan. Tapos, okay. Tapos kung nakikita nyo, sa upper right part, may smiley face yan. Pag naka-smiley face yan, meaning gumagana na yung chart natin, yung EA natin, yung Ringko Live chart. Okay? Tapos, saan na ba yun? Tapos, i-drag lang yung isa. Tapos, right-click nyo lang. Tapos, load template. Tapos, pili kayo ng template ng Ringko. Ito yung available. Yung anim na to. So, pag open mo to, magiging ganyan ang itsura niyan. Okay? So, kung nakikita nyo, may signal siyang nag-cell. Ito yung signal na cell. Channel. Taka ito yung trace. Trace ang tawag dito. Tapos, open tayo ng ibang ibang chart. Kasi naka-gold kasi ito. So, template. Tara natin ito. Yan. Ibang template. Ibang kulay naman. May iba't ibang kulay. So, pilin lang kayo kung saan kayo medyo okay-okay. Pero ako, ginagamit ko ito lang soft. Para hindi masyado masakit sa mata. Or, gusto niyo naman palitan ng kulay, pwede naman, right-click nyo lang. Properties, pwede niyo naman ma-edit yan. Kung anong kulay yung gusto niyo, pwede naman ma-edit yan. Or, i-save nyo lang. Madali lang naman mag-save. Click nyo lang. Save template, tapos lagay kayo ng template name, save nyo lang, tapos every time na yung setup na pag-edit nyo or in-edit nyo, pwede namin yung gamitin. Dito, try natin sa iba. Deep, yan. Tapos, pero mas gusto ko kasi ito yung isa, itong soft. Kasi, mas nakikita ito sa iba, sa baba, yung trend niya. So, sa part na to, green. So, ito na yun, buy. Okay? Pabuy siya, tapos bigla siya pumula kasi nakita niya to. So, nag-repaint siya, galing siya dito, nag-repaint siya, pumunta dito, tapos nag-repaint siya na mag-sell. Yan. Okay? So, dito na part, nag-repaint siya to sell. Siguro dito, papunta dito, mga 10 pips. Tapos, nag-paint siya na mag-buy itong green. So, dyan pataas, mga 100 pips yan. Okay? So, ganun, madali lang naman. So, pag strong, mas magandang mag-buy or mag-sell, pag itong mga dotted line nito, mga drawing, channel kasi tawag nito sa ano, sa linya, chart, line chart, anong tawag nito, nakalimutan, trace pala, trace ang kasi ang tawag dito, tapos mga signal, kung kailan magandang mag-buy, kailan magandang mag-sell, tapos tingnan niyo sa baba naman, kung green yan, magandang mag-buy, kung pula, magandang mag-sell. Madali lang tayo siya maintindihan. Kaya lang, ang disadvantage lang nito, kunyari dito, nagigreen pa siya, umaangat pa siya ng konti, tapos gumawa na siya ng cell signal, tapos hindi pa dito wala. Okay? So, be careful lang sa paggamit sa chart na to, kasi baka malito kayo, kasi may signal na yan. Nagre-repaint yan, ang tawag doon, repainting, kasi kunyari gumawa siya ng isang signal dito, tapos umangat siya, tapos gumagawa ulit ng isang
ng signal na naman. Pero dito sa baba na part, wala pa. So be attentive lang. Kahit na may signal na yan na pataas, to sell or to buy, dapat tingnan nyo rin dito sa baba kung anong position niya, yung momentum niya, kung paangat pa ba or paangat pa or pababa, gaya nito. So nag-sell na siya. Tanggalin natin. So nag-sell na siya, tapos nagpula dito. So this is a good time to sell. Talaga. And ito, to konting sell, ito konting sell, ito buy siya pero pumula pa. Tapos nag-signal na siya na nag-green. So nag-green na siya ng bahagya. So nag-green na siya all the way. So kung naabutan niyo 'yan, siguro mga 33 pips 'yon. Pero kung dito kayo naabutan niyo 'to, 100 pips. So ito yung isa sa mga indicator na maganda. Available naman to sa iba't ibang time frame. Yan. Para mas madali, kung mas mahaba yung time frame niyo, mas masaya. Mas maganda kung mas mahaba yung time frame kasi mas consolidated yung chart or paggawa ng mga trace ng signal ng Renko. Ito kasi yung Renko. So mas madali siya kung naka higher time frame kayo. Ito, gumawa na siya ng signal pero dito hindi pa siya pula. Nag all the way pa siya na mag umangat. So kung naabutan niyo dito, yan 120 pips na yan kung naabutan niya kagabi. So talagang ito isa to sa mga gustong-gusto kong mga chart talaga. I mean mga Dati, kasi nag-alert kasi ito eh. Parang wala siyang alert. Kasi alam ko may gumagawa to siya ng alert. Yung tumutunog pag once na-hit na yung something or ibang taka lang. Yan, yung website niya kung saan ito pwede ma-download. Sana ba yun? Try natin. May hinahanap ako kasi may strength indicator to sa currency pair. Nasaan na ba yun? May strength kasi try natin yung iba. Ibang signal naman. I mean, ibang chart. Sana ba yun? Try natin yung iba. Try natin. Kasi may ano to, may ano, wala na. Ito lang, try ko man hanapin. Kasi may isang part to na may strength, currency strength. Brown. Teka lang. Wala na. May indicator dito na currency strength. Na parang sa ultimate trend. Nakita mo? Pero mostly yan lang kasi yung ano, yung ginagamit ko or tinitingnan ko pag nagte-trade ako gamit tong Renko Street Chart. Ito. Ito lang naman, yun yung importante sa importante yung tinitingnan ko, yung signal at sa kulay na sa baba. Kung green siya, paangat, kung pula, pababa. Ito, bumaba na siya ng bahagya pero umakyat siya ng konti pero hindi pa siya nag-repaint ng dito papunta dito pero may nag-repaint na siya dito kasi nakita niya kasi ito tapos bumaba ng bahagya. Taka lang, bumaba siya ng bahagya mga 20 pips, 22 pips,
So, yan lang naman. Ito yung isa sa mga paborito kong indicator na libre. Kung gusto niyo itong makuha, message nyo na lang ako. Bibigyan ko kayo. Send ko lang sa inyo kung paano. Sisend ko lang itong file na to sa inyo para magamit nyo. Available lang naman to sa internet, pero mas madali kang i-message nyo na lang ako para mabigyan ko kayo ng file. Okay? Ito muna, dito muna tayo, guys. Gawa ulit ako ng ibang video sa ibang ibang indicator na available sa internet lang naman. Dito naman tayo, guys, and have a great day. Goodbye.